March na at ilang araw na lang ay mapalilibutan na naman ng makukulay na bulaklak ang Baguio City. Dahil sa banta ng Coronavirus Disease 2019 o COVID-19, ang month-long celebration ng Panagbanga Festival tuwing February nireschedule ng local government ngayong March. One of the reasons why we have to postpone it is because we still do not know the definite behavior of the virus. But slowly, nakikita na natin pati mode of transmission. Umaabot sa mahigit 1.5 to 2 million tourists ang nakikilahok sa annual celebration ng Panagbanga Festival. Tuwing summer season, maraming mga turista yung umaakyat dito sa Baguio City dahil syempre ito yung summer capital of the Philippines. At ngayon nga kahit hindi summer, marami ng mga turista yung mga bumibisita dito sa Baguio. At ngayon, alamin natin kung nakaapekto nga ba sa turismo ng Baguio City yung issue ng COVID. Dahil sa banta ng COVID-19, as early as January, marami ng mga turista ang hindi tumuloy sa Baguio City. Isa sa pinaka-apektado ang mga transient business. Ang transient lessor na si Joshua na lugi na raw ng 15 to 20,000 dahil sa cancellation of bookings. When we look for tenants, mahirapan kami. Some of them, kinakabahan na umakyat. Wala kami na reserve. I think there was 2 weekends na wala kaming nakuha. That was bad for the business talaga. As of March 1, may 29 patients under investigation for COVID-19 sa Cordillera. Kabilang ang isang 10-month-old baby na na-discharge na. These PUIs were all tested negative for COVID-19. First of all, there was no reported confirmed coronavirus disease, COVID-19 case in the region as of 5 p.m. of February 23, 2020. In other words, we are COVID-19 free. Baliwala naman sa ilang turista ang banta ng sakit at patuloy nilang ine-enjoy ang napakalamig na klima ngayon sa summer capital. Sa tingin po namin, hindi naman po masyadong widespread yung NCOV kasi po away po siya sa Manila, which nandun po yung na-report na threat about NCOV. Mas ma-enjoy na natin ang bakasyon dahil ayon sa DOH, safe naman na daw ang pag-join sa mga public gatherings as long as sinusunod ang bawat isa ang precautionary measures para maprotektahan ang sarili against COVID-19. I am Bea Dokyogen, I stand for truth.